So, magandang umaga sa mga ka-DIY ko, Buying Kins po. Okay, so sa mga subscriber ko, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, abo, subscribe na kayo. Okay, so sa mga ito, mag-DIY tayo paano mag-change oil. Okay, so dapat meron tayong mga prerequisite requirements, no? Una-una dyan, anong oil ang gagamitin mo? Tsaka dapat alam mo rin yung anong klaseng oil filter yung gagamitin mo. So this morning, yung i-change oil natin ay Suzuki DA63T. So makina niya is K6A. So alam natin yung specification niyan. So yung compatible na oil filter diyan is C110 yung number. Okay? Of course, yung oil of choice ko is 15W40. Okay, yung winter grade niya. I-explain ko mamaya bakit ganito. Tapos, mayroon tayong imbudo at saka calibrated, no? Na medical grade calibrated na pangsukat natin. Okay? Tapos, socket wrench. Okay? Tapos, with 22mm na socket. Okay? 22mm. Okay? So, baka magtaka kayo, yung dulo niya, may bawas. Kasi po, pag walang bawas yan, mangyayari, mahirap ipasok doon sa tornilyo, doon sa housing, doon sa oil cut span natin, mahirap. So, bawasan mo yan, mag-modified ka. Okay, 22mm po na socket wrench. At saka, ito yung pangtanggal ng oil filter natin sa baba. Okay, so, gagawin natin optional. Okay, gawin natin ng paraan na hindi na tayo gagamit nito. Kamayin lang natin, tuturo ko sa inyo mamaya. Tapos guys, meron akong manual dito, okay, na pagbabasihan natin ano yung mga pinagsasabi ko. Okay, so ito po ay manual. Okay, okay, medyo pangit yung manual ko. Okay, okay. Nadadownload po ito sa internet. Okay, so ang sabi ng manual dito, yung recommended oil na pang-change natin, recommended oil, winter grade, para sa Suzuki K6A, dapat nasa 10W230 or 15W30. Kung tatanungin nyo ako, bakit gumamit ako ng ibang winter grade? 15W30. Ganito kasi explanation dyan. Una-una, yung availability ng oil. Okay? So yung 10W kasi up to 5W, commonly wala yan. No? Wala. So kung meron man, ginagamit sa motorsiklo. Kung di naman sa motorsiklo, in synthetic form. So, yun, synthetic form. May kamahalan po yung synthetic form. In synthetic na availability nito. So ano ngayon kung ano na mahal, synthetic? Kasi po, ang sabi din ng manual, yung interval change oil niya, every 3 months. So, just imagine, every 3 months, magpapalit ka ng synthetic oil. Liban sa mahirap, hanapin ang ganong winter grade, mahal din. Tapos, bakit kailangan natin ng medical grade or calibrated na pangsukat? Okay? Kasi, nasabi ng manual, pag change oil lang, walang filter, hindi ka mag-change ng filter, sabi ng manual is 2.6 liters lang. Pero, pag kasali yung filter, sabi naman ng manual is 2.8 liters lang. Okay, so kaya kailangan natin ng measurement device. So, sabi naman kanina ng manual, every 3 months. So, para hindi ko makalimutan kailan ako ng change oil, ginagawa ko, naglalagay ako ng date kung kailan ako nag change oil. Okay? So, ang date dito is July 4, 2021. Okay? So, at saka kailangan natin ng okay, medyo marumi. Yung oil catch natin ay para hindi misis sa baba. Okay? Okay. Tapo. So, simulan na natin ang pagbaklas. Okay. Yan guys, napasok na natin yung socket wrench natin. Kung mapapansin nyo guys, yung housing niya, kaya nga binawasan yung wrench natin, yung 22mm para pumasok po dito sa housing niya ng oil catch pan. Okay? So, ang pagpihit niyan, okay, counterclockwise po. Okay.
pag na-loosen nyo na, okay? Kahit kamay na lang yan. Kaya-kaya na yan. Okay, bigyan natin yung oil cut natin. Oil cuts natin. Okay. Yan, tutulo na yan. Okay. So, ayan. Okay. So, ito na natin dyan. Let's see. Okay. Okay, hintayin na natin kunti. Okay. Okay. So, ayan guys. So, ilagay tayo ng additional na oil cuts dito para sa pagtanggal ng ating oil filter. Okay. So, yan pong oil filter natin. Okay. So, tatanggalin natin yan. Okay. Dahan-dahan. Yan. Okay. So, nilagyan natin ng additional oil cuts yan. Kasi may oil. Palitan natin. Okay. C110. Okay. Diyan na muna yan. Okay. Hayaan na lang muna natin yung additional. Yung maubos yung oil niya. Okay. So. Okay guys, so ibabalik na natin yung kanyang drain plug. Okay, ito yung drain plug. Okay. May washer yan, baka makalimutan nyo o malaglag dito sa ating oil cut. So, balik nyo rin yan kasi yan yung nagpe-prevent na magli-leak. Okay, ayan, so mahirap mag-one hand. Okay, ikbit na lang hindi. Okay, so ikbit na natin to. Okay, so ito guys, gagamitin natin yung medical grade or calibrated na pangsukat, babawasan natin itong oil. Okay? Kasi sabi ng manual is 2.8. So, bali, magbabawas tayo ng 200 ml. Okay? So, bawasan natin ito ng 200 ml. Okay? So, yan. Bawas tayo ng 200. Okay? So, po, binawasan natin. Tapos, para yung filter, hindi mahirap tanggalin in the near future. The near future, may mga diskarte dyan na kahit wala kang special tools. Kaya sabi ko kanina, optional na lang yung tools no, na pangtanggal dito. So, ito yung ginagawa namin. Okay, so mayroong rubber yan dito, guys. Kuha ka ng oil, didip mo kamay mo, okay, lalagay mo dito. Lalagay mo yun ng oil. Okay? So, lagyan mo yun ng oil. So, okay ba tayo? Okay, may oil yan. Okay, so tara. Balik tayo sa baba. Kakabit natin to. Okay?
Okay, so yan na. So napunasan mo muna yan, guys. Punasan muna natin yan. Okay, tapos ko na napunasan yan. Yung paglalagay ng oil filter natin. So bali, ikakabit ko na yung oil filter. Sandali lang. Okay, so yan na. Ilalagayan natin yung oil filter. Okay. Okay. Okay guys, para hindi masyadong masikip, o sabihin na natin na kasi pag masyadong masikip yung hinigpitan mo to na masyado, isa rin sa reason kung bakit mahirapan ka magbaklas in the near future kahit kamay lang. So, tama-tama lang na ma-feel mo yung matigas na siya. Ayun, na hindi na siya mag-circulate. Okay, so. Okay. Okay. Na. Okay, mas maganda guys na hindi contaminated ng oil yung kamay mo para hindi madulas. Okay. Okay, yan. Okay. Yan na, pwede yan. Okay, so bali, lalagay na natin yung oil. So, ito yung kinagandahan o advantage pag meron kang imbudo o funnel. Okay, mas madali magtrabaho. Kahit walang nasasayang na oil. Walang natatapon. Okay. Okay, so convenient siya pag meron kang imbudo. Okay, so walang natatapon. Hindi messy yung working environment mo. Okay, so yung iba naman guys, pag hindi nila kabisado yung ilang litro ang i-change oil nila, lalo na sa ibang model, mas maganda kung nagtatansya ka lang, huwag mo ubusin lahat. Tapos kinabukasan, tingnan mo yung dipstick at saka-saka ka na mag-a-add kung ilan yung kulang. Okay? Okay, so okay, check natin yung dipstick kung sakto ba. Okay, tingnan natin kung sakto ba. Ayan, saan yung indicator niya. Okay. Okay, parang hindi klaro. Okay. Okay, hindi klaro guys, no? Ewan ko ba kung makikita nyo. Pero, sakto po siya. Okay? Ayun. Ito yung mas klaro. Okay, sakto po siya. Okay, hindi kulang. At hindi rin naman sobra. Sakto po. Okay. Okay, so pinandar natin yung makina guys. Tapos, check natin. Okay, check natin kung meron bang obvious leak. Okay. Tingnan natin. Okay, walang obvious leak. Okay. Yung pinaka-importante, malaman natin kung maganda ba yung pagkakabit ng mga tornilyo. Okay. Okay, walang leak. Okay.
dito leak, okay? Yung sa filter naman, alam lalo na dito kasi mayroong pressure. Tingnan natin yung may leak. Okay. So ito, residue ito ng parang may leak. Okay. Wala. May residue siya ng oil kanina. Okay. Kasi pag may leak yan, malakas ang tulog. Okay. Yun po. Okay. I think maganda yung pagkatrabaho natin. Okay. Walang leak. Okay. So, okay. So, tapos na yung pag-DIY natin. Change oil ng ating Suzuki Multicab DA63T na K6A engine. Okay. So, sana guys, may napulot kayo na kaalaman. Okay. So, sa mayroong gusto may idagdag, komento, share regarding sa ginawa natin this day. Okay. Huwag matubiling mag-share o mag-comment sa ating comment section. Okay. Subscribe po kayo. Kung hindi pa nakapag-subscribe sa mga subscriber ko, maraming salamat po. Buhing kids po.